Hindi mo nga rin sa may bandang babaan. So ayan ang mga ka-Gilabers, nakikita nyo naman, half channel siya. So kalahati lang yung kumotonog. So yan ang alamin natin, panoorin na natin to. Let's get started. Bale, una ko agad napansin, ito, dalawang filter capacitor parang lumubo. Pero okay naman, gumagana naman ang yung power nito. Baka hindi naman sira yan, pero parang lumubo lang. So, ang concern natin ay no sound siya sa kalahati, so sa kabilang channel. So, dito tayo sa audio IC mag-check muna. Dito sa may kabitan niya, sa RCA, jack, check din rin natin. Siguro, una muna natin gagawin ito ay try natin siyang i-resolder. So, malay nyo, dito sa kabita ng mga RC jack na to ay may loose contact na. Kaya siguro, kalahati hindi na tumutunog. So, yung bass, okay tumutunog siya. Yung isang kalahating speaker, tumutunog. Yung maliit yan. Tapos, yung sa kabila naman ay yun ang may problema. Sa kulay white. So, ang gagawin natin, resolder muna natin to, tapos check tayo kung tutunog na ba siya ng parehas. Hirap po. Ay, araw kang kanakulang, ma. Ang araw kang register kanakulang. 3 watts na eh. 5 watts ang yaw. May kami nga, 3 watts. Bale, ganun pa nun mga ka-G-lovers, kita nyo naman sa kalahati hindi rin tumutunog. So tara, trace tayo para malaman natin kung ba't hindi tumutunog yung kalahati pa nito. So mag-audio test tayo mga ka-G-lovers, tingnan natin. So kita nyo mga ka-G-lovers, magtataka ka. Kasi meron siyang audio pag nag-audio test tayo. Pero pag meron na tayong nilalagay na music o input music, wala na tayong tunog dyan. Pero meron siyang audio. So ibig sabihin, buo yung audio IC natin.
So, trace pa natin para mas malaman pa natin kung saan talaga pinaka-problema. So, tingnan natin. Kita, mapapansin nyo, both left and right dito ay meron tayong audio dyan. Ha? So, yan yun yung sinasabi ko sa inyo. Left and right yan. Left, right na may audio. Subo talaga yung audio IC natin. Trace tayo para makita natin kung saan pa talaga yung pinaka-problema nito. Mga posibilidad na problema nito na kahit kaya nagkakalahati dito sa connection niya, so dyan sa pinaka-connection niya, yung parang slot yan, or sa volume control, or dito sa pinaka-player niya, baka kalahati na lang yung nilalabas, wala nang tunog sa kalahati. Dahil sa pagsusundot-sundot natin mga kajilabers, so na-trace ko siya kung saan yung problema niya. Nakita ko na at nalaman ko na rin kung saan yung problema niya. Dito yung problema niya. Minsan, pag naidikit mo ng maigi, tumutunog siya yung kalahati. Tapos pag hindi, yung tamang sundot lang ay hindi siya tumutunog. So ibig sabihin, itong mga connection na to, ito siguro sa left or sa right yan, basta vice versa na lang, ay dyan sa connection na yan, may cold solder na siguro. So kailangan natin i-resolder yan para malaman natin na tama yung hinala natin. So tara, resolder muna natin to para makapag-check tayo mamaya. Puro yung mga kalang-kalang ang basta rin spring. Bakit may kadotap? Rin. Ay. Pagkatapos natin, may resolder to. Tapos, testingin natin kung talagang tama yung hinala natin na dito yung problema. So, resolder lang kailangan. So, tara. Testingin natin yan. So, yun na yung dun. Wala ta. Lubat. Hold tight, hold tight, hold tight, hold tight.
So ayan na, same na silang may tunog. So kabit ko lang to, tapos testingin na natin siya. Okay na to, 4, 5, meron ng audio. So thank you very much. Maraming salamat sa inyo.